guys, kumusta? Ayan, gagawa po tayo ng buko pandan ngayon. So, nagpapakulo pa lang po ako ng water. Ayan, so kumukulo na siya. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Mr. Gulaman. Ayan, guys, with buko pandan flavor. Ayan, so meron po tayong tatlo, guys. So, kung magtatanong kayo, guys, nabubulol ako, kung saan kayo bibili nito. So, nabibili ito, guys, sa Filipino store. Meron dito sa mga No-Frills, sa mga ano, pero hindi ko alam kung may ganitong brand, guys. Pero ako kasi, sanay na ako, guys. Filipino style ito, guys. Kaya sa Filipino store ako bumili. Ayan, so halo-halo lang natin ito, guys. Ayan. Pasensya na kayo at nabubulol ako, guys. Ganito lang kasimple yung paggawa nito. Ayan. So, ilagay natin ang pangalawa. So, pangalawa na yan, guys. And then, eto na yung pangatlo. Pangatlo, Mr. Gulaman. Ayan, so. Kaya ako po kinuha yung, ano, guys, yung Mr. Gulaman na with flavor of buko pandan. Kasi nga, yung gagawin natin, guys, is buko pandan flavor. Kaya dapat is, mas maganda talaga na may flavor na siya ng buko pandan. Kasi, kapag wala po kasi siyang flavor na buko pandan, buko pandan na isura, pero yung flavor, parang hindi. Minsan kasi, hahanap ka pa ng pandan na, ano, pandan na dahon para ilagay mo dito para magka-flavor siya ng pandan. Ayan. What's wrong with your downer mouth? What's wrong with your mouth? Ayan. Ayan, guys. So, halu-haluin lang natin ito hanggang sa wala siyang magbuo na, alam mo yung, ano guys, yung magkukos siya ng bilog-bilog. Ayan, kailangan hinahalo siya habang nilalagay natin yung buko pandan na gelatin. Ayan. So, maya-maya nito, kukunin na natin siya, guys. Tapos, ilalagay na natin dun sa mga Tupperware para tumigas siya. So, dahil powder yon, kailangan nakaganito talaga siya. So, pakukuloyin lang muna natin ito ng mga ilang minuto. Ayan, hanggang sa maging okay na siya. So, ganito lang kasimple ang paggawa ng buko pandan. Mamaya ilalagay na natin doon sa may pan, guys. Ayan, guys. So, eto na yung finished product natin. Ayan, kumukulo pa, guys. Ayan. So, patitigasin natin ito yan, guys. Tapos mamaya, hihiwain natin yan. So, nasa apat lang na Tupperware. So, pag nagtigas yan mamaya, guys, pwede na natin hiwain para maging cube siya. Ayan. So, ito naman ang next na gagawin ko, guys. Yung tapioca. So, nagpapakulo ulit ako ng tubig. Tapos, lulutuin natin to, guys, hanggang sa maluto. Okay? Para magiging marami siya. Ayan. So, pag nilagyan kasi nito, mas masarap yung sago. Kaya, gagawin muna natin yung proseso niya, guys. Ayan, so kumukulo na ulit yung tubig natin, guys. So ilalagay na natin yung tapioca. Ayan. I want to see it. So pakpan muna natin, guys. Ayan, hanggang sa kumulo siya ulit. Then mamaya is anuin na natin siya, guys. Halo-haloin. Mamaya, wait lang. Ayan. Ayan, guys, may sobra pa siya. Ayan, may sobra pa. Ayan, guys. So, habang nagluluto ako, si Alexander naman nag-aaral ng kanyang gym box. I found another token. Okay. Gym box yan sa DSBN sa school nila, guys. So, Valerie. Let's play. What can you discover if you measure the gym with a ruler? And, eto naman si Abby, guys. Dito sa kwarto niya. Tignan niyo, guys, ang kanyang, yan, yung kama ni Abby, tsaka eto naman yung kanyang crib. Tapos, yan yung kumot niya, tatahiin ko pa yan kasi nga, binutas niya. Pinagtatatanggal niya yung
parang foam sa loob. So, tatahiin ko pa yan mamaya. Tinanggal ko muna sa kanya, guys. Ayan. So, yun o. Tignan nyo, guys. Nagkakalat na naman siya. Mm. Ano na naman yung pinagpuputol-putol mo? Ha? Yung box ng donuts. Dahil naubos na yung donuts. Ayan. Pinagpuputol-putol na lang niya. Dahil nakalimutan ko, tanggalin ang box sa kanya. Pinakain ko kasi siya kanina ng Timbits. Kaya, ayan, tuloy. Ayan, sobrang naluluto ako, guys. Hintayin ko muna na matapos na yung naluluto ko bago ko sila asikasuhin. Ayan. Malapit na maluto yung tapioca natin, guys. Yung sago. So, ito na yung itsura niya. Ayan, oh. Kanina, bilog pa yan. So, ngayon, ito na yung itsura niya. Hindi siya masyado green na green. Pero mamaya, kapag kanilagay ko na yan siya dun sa may mga cubes na ginawa natin na jelly, magiging green yan siya. Kasi walang available yung sobrang green talaga, guys. Kaya, eto na lang yung kinuha ko. Pwede nga white yung ilagay nyo, eh. It doesn't matter naman sa tapioca. Ay, importante, meron siyang tapioca. Ayan. So, ayan, nagigreen na siya. Ay, nagigreen, naluluto na pala siya. Ayan, so ihaon na natin to, guys. Tapos, i-separate natin para ready na for mixing mamaya. Ayan, guys. So, ito na yung finished product natin ng tapioca. Ayan, kumbaga, ito yung sago. Ayan, guys. So, isang ganito siya yung nagawa natin ngayon. Ayan. So, pwede na to, guys. Tapos, mamaya, i-ano na lang natin i-mix. Ayan, guys. So, ito na yung finished product natin ng jelly kanina. Yung buko pandan na Mr. Gulaman. Ayan, buko pandan flavor. Ayan. So, iset aside muna natin yan, guys. And mamaya na natin yan imimix. Kasi, wala pa tayong gatas. Tsaka, ano tawag nun? Nata ni Coco. So, bibili pa tayo mamaya, guys. Kulang yung ingredients namin. Ayan. So, gawin naman natin ang barbecue, guys. Ayan. So, ito yung gimarinate ko kahapon na barbecue, guys. So, itutuhog na natin yan ngayon sa, ano, ang ingay ni Bibi Abby. Itutuhog na natin yan ngayon sa stick, guys. Ayan. So, ito yung ano natin, guys. Yung stick na binili ko sa dollar store, guys. Sa dollar store lang. So, kung sino pala gustong bumili ng stick dito sa Canada, sa dollar store, meron, guys. Ayan. So, tutuhog na natin ngayon ang ating mahiwagang barbecue. Ayan, guys. So, ito na yung stick natin. Ayan. So, try natin ngayon mag-ano, guys. Try natin mag-tusok na. Ayan. Tutusukin na natin ang ating barbecue. So, yung stick ko nga pala, guys, kasi medyo malaki. Nagpahid ako ng, ano tawag yan, yung mantika. Para smooth yung pagpasok niya, guys. Kasi minsan, matigas kasi siya kapag pumasok. So, ito yung gagawin natin. Ayan. Ayan. So, simple lang. Ayan. Ganito lang siya kasimple, guys. Ayan. So, ayan. Laki. Ang laki ng hiwa. 50 pesos sa Pilipinas. Char. Mahirap kasi, ano dito, mahirap bumili ng ano dito, guys, sa totoo lang, nung mga barbecue, ang mahal eh. Pag ikaw bumili, mas makakatipid ka kasi konti lang yung gastos mo, eh, sayo pa. Konti lang yung gastos mo, guys, sayo pa lahat, ang dami. Eh, samantala pag bumili ka nito, ang mahal. Siyempre, alam mo naman, matipid. Ayan. So, lalaki ng hiwa ko, guys, in fairness. Ayan, so para mabusog ka talaga, kaya malaki. Sige lang, importante, meron. Para lang naman sa amin to, guys. Yung kumbaga, kakainin lang dito sa bahay. Kasi, namimiss ko lang talaga mag-barbecue, kaya gumawa ko ng barbecue. Diba? Ayan, so, mamaya na ulit, guys, tapos na yan.
Ayan guys, so ito na yung finished product natin na barbecue. And then, ayan, so ito nga pala yung ano guys, yung sauce. Yan yung pinagbabara ng ano natin guys. Pinagbabara ng barbecue. So, iinitin ko yan guys. So, imimix ko ulit. Talagyan ko ulit ng ketchup para maging creamy siya. So, ito din gagamitin natin kasi nga para ano siya guys, may lasa na. Ayan, so ito na yung finish natin na ginawa. Alright, so ayan. Iinitin muna natin yung kalan guys. Hi guys, ayan, so katatapos ko lang maligo guys. And lulutuin natin muna yung barbecue, practice lang. Ayan, oh. Oh no, walang teeth na si Sander, natanggal. Another teeth is gonna grow. Okay. Ayan, so bumili nga pala ako kahapon ng ano guys, ng electric grill, ayan, pang indoor. So, pinick up namin kahapon sa ano guys, sa, saan nga ba to? Sa may marketplace, ayan, sa Welland. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan, so ganito yung itsura niya guys. Ayan, mukhang bago pa naman siya, hindi siya masyadong gamit. So, papakita ko yung itsura niya. Ay, o nga pala yung brand niya guys, is Black & Decker. Ayan. Ayan, so, eto yung itsura niya guys. Ayan, so eto yung itsura niya guys. Pinapainit lang natin. Tignan natin kung iinit. And then, eto naman yung barbecue na lulutuin natin ngayon, guys. So, try natin kung pwede siya, guys, and effective. Okay? Ayan. So, see you mamaya, guys. Ayan. So, eto na nga pala yung barbecue natin, guys. So, indoor lang ito, guys, ha? Indoor lang. Dito lang natin niluto sa bahay. Kasi nga, malimig na sa labas, guys. So, hindi tayo pwede makapag-barbecue. So, ayan. Barbecue time muna guys. So, eto pa yung natira. Ayan, medyo marami pa naman guys. So, 2, 4, 6, mga 8 pa lang yung gagawin natin guys. Ayan, so mamaya na ulit. Hi guys! Ayan, so eto na nga pala yung finished product natin ng buko pandan. Ayan guys. So, kung nakikita nyo, eto na po yung itsura ng buko pandan natin. Ayan. Yan, so ready na po siya guys na kainin. Ayan. And eto na rin po yung ating pork barbecue. Ayan, so ganito yung itsura niya guys nung naluto. Ayan. Ayan. Ayan, so pwede na tayong kumain guys. Ayan. So ready na, natapon pa. So ano pang hinihintay natin? Ayan, upakan na natin. Tara na. Sige, bye-bye!